Ave Maria Purissima, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ngayon ay ating ipinagdiriwang sa pambansang dambana ng Inapoong Bato ang dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon. Alalahanin, masdan, at damhin ang unang Pasko ng Pagsilang. Sa balintataw ng ating mga mata, alalahanin ang tagpo ng unang Pasko, ang sabsaban na simple at payak, ngunit mahalagang simbolo ng pagdating ng banal na sanggol, ang Señor Noemi. Sa katahimikan ng gabing iyon, ating masdan ang kapanapanabik na pagdating ng liwanag ng sangkatauhan. Ang berbo ay nagkatawan tao at tumira sa gitna natin. Siya na naging katulad nating mga tao maliban sa kasalanan. Umiyak, inusig ng ong sanggol pa lamang
natuwa, nasaktan, nagpakasakit, namatay at nagtagumpay. Ating damhin ang wagas na pagpapakababa ng Diyos na sa kanyang pagsilang ay makasama niya tayo hanggang sa buhay na walang hanggan, na dito pa lamang ay madamanan natin ang langit na kapiling ang Diyos sa kabila ng pagpapakababa na yan. Siya ay nanatiling pinaka makapangyarihan sa lahat. Sa tahas ang minsaying inihayag ng mahal na ingkong ang pangalang Noemi ng banal na sanggol upang makatakas sa berdugong si Herodes ang sagot sa mga namamangha sa pangalang Noemi. Ang pagsilang niya ay ang pinakadakilang pagpapahayag kung gaano kawagas ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Halina muli natin siyang salubungin, maghandog ng pinakamainam, pinakadalisay sa araw ng pagliligtas ng Mesiyas sa ating mga buhay. Maging regalo ng pag-ibig at maligayang Pasko ng pagsilang sa lahat. Sa ating banal na pagdiriwang, tayo ay pangungunahan ng kanyang kabanalan, Juan Almario, katuwang ang ilang klerigo ng Order of the Missionaries of the Holy Spirit at Order of the Missionaries of John Florentine. Bayan ng Diyos, ang lahat ay magsitayo at ating pong sabayan ang pambungad na awit. Thank you.
isang maligayang Pasko, Pilipinas at buong mundo. Viva Señor Noemi! Viva! Tayong lahat ay natitipon ngayon sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Amang Yahweh, at ang pakikipagkaisa ng mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo, ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid, ang magkasamang tubig at asin na ito ay nagpapaalala sa atin noong tayo ay unang binyagan. Hilingin natin sa Panginoong Diyos na ito ay kanyang pagpalain at patatiin nito na tayo maging tapat na mananampalataya sa Espiritu nagpapabanal na ipinagkaloob sa atin. Panginoong Ama namin, ang iyong biyaya ng tubig at asin ay nagbibigay ng buhay at kasariwan sa daigdig. Itinagali sa mga kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hinihiling naming marapatin mong basbasan ang tubig at asin na ito pang magbigay ng kaligtasan sa amin sa araw na ito na ginawa mong sa iyo. Sariwan mong bukal ng tubig ng buhay mo sa amin. At ingatan kami sa Espiritu at katawan at kami mailayon ito sa kasalanan at makapasok sa iyong kaharian upang tanggapin ang handog mong kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo aming Panginoon. Amen. Pagsisihan at aminin natin ang ating mga kasalanan na nagawa laban sa ating sarili, sa ating kapwa at mga mahal sa buhay at sa ating Panginoong Diyos upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Tayo pong lahat, ako'y nagkukumpisal at inaamin ko sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, sa aking sala at sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Yeah.
sama nating luwalhatiin ang ating Panginoon. Kasaysayan ng kulay, ng lahi, at ang buong kinapal sa buong daigdig. Kaming iyong sambayanan ay lingapin at pagpalain. Pagindapatin kami ngayon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak na sa amin ay nangako ng buhay na walang hanggan sa tulong ng mahal na ingkong ang Diyos Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magalang po nating pakinggan ang unang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Anong ganda sa kabundukan ang mga paa na nagdadala ng mabubuting balita, na nagpapahayag ng kapayapaan, naghahatid ng magandang balita hinggil sa kaligtasan, na nagsasabi sa Siyon, naghahari ang iyong Diyos, makinig ka. Nagsisigawan ang iyong mga bantay at nag-aawitan, sapagkat nakikita nila ang pagbabalik ng Panginoong Diyos sa Siyon. Mag-awitan kayo, o mga guho ng Jerusalem, sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan. Tinubos ang Jerusalem. Sa harap ng lahat ng mga bayan ay nakahanda ang banal na bisig ng Panginoon, at makikita ng lahat ng lupain ang pagliligtas ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo, makikita ng lahat ng lupain ang pagliligtas ng ating Diyos. Makikita ng lahat ng lupain ang pagliligtas ng ating Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin, sapagkat gumawa siya ng mga kahangahangang bagay. Nagtagumpay ang kanyang kamay at banal na bisig. Makikita ng lahat ng lupain ang pagliligtas ng ating Diyos. Ipinakikilala ng Panginoon ang kanyang kapangyarihang magligtas. Sa paningin ng mga bansay, ipinahahayag ang kanyang katarungan. Naalaala niya ang kanyang kagandahang loob at katapatan sa sambahayan ng Israel. Makikita ng lahat ng lupain ang pagliligtas ng ating Diyos. Nakita ng lahat ng lupain ang kaligtasang dulot ng ating Diyos. Umawit kang masaya o sangkalupaan, umawit ng papuri. Makikita ng lahat ng lupain ang pagliligtas ng ating Diyos. Umawit ng papuri sa Panginoon sa saliw ng alpa, sa alpa at malambing na awitin, sa mga trompeta at tambuli umawit ng masaya sa harap ng Haring Panginoon. Makikita ng lahat ng lupain ang pagliligtas ng ating Diyos. Magalang po nating pakinggan ang ikalawang pagpapahaya. Pagpapahayag sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang panahon at sari-saring paraan sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Sa huling mga panahon, ito ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng anak, na ginawa niyang tagapagmana ng lahat ng bagay, na sa pamamagitan nito'y nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Palibhasa, liwanag ng kanyang kaluwalhatian at larawan ng kanyang pagka-Diyos. Ang anak na iyan na umaalalay sa sansinukog sa bisa ng kanyang salita. Matapos niyang gawin ang paglilinis sa mga kasalanan, ay nakaluklok sa kanan ng kamahalan sa kataas-taasan, na humigit pa sa mga anghel. Yayamang nagmana ng isang pangalan na di maihahambing sa kanila. Sapagkat sino sa mga anghel ang kailanman ay napagsabihan ng, "Ikaw ang aking anak, inianak kita ngayon." At saka, "Ako ay ituturing niyang ama at siya naman ay ituturing na anak." Gayun din, nang dalhin siya sa daigdig ang panganay, kanyang sinasabi, "Sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat at ating pong parangalan ang mabuting balita.
Alleluia, Alleluia. Sumikat sa atin ang isang banal na araw. Halina mga bayan, sumamba sa Panginoon. Sapagkat sa araw na ito ay tumanglaw sa lupa ang dakilang liwanag. Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Sa mulat mula pa ay may berbo na. At ang berbo ay suma sa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Siya sa mulat mula pa ay suma sa Diyos na. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung hindi dahil sa kaniya, ay walang nagawa. Nasa kaniya ang buhay, at ang buhay naman ang siyang liwanag ng mga tao. At ang liwanag ay tumatanglaw sa kadiliman, ngunit ito'y hindi tinanggap ng kadiliman. Ang berbo ay ang tunay na liwanag na tumatanglaw sa lahat ng tao na dumarating sa daigdig. Siya ay nasa daigdig, at ang daigdig ay ginawa sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya kinilala ng daigdig. Dumating siya sa sariling tahanan at hindi siya tinanggap ng mga sariling kaniya. Datapuat sa lahat ng sa kaniya'y tumanggap na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay binigyan niya ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Hindi sila isinilang mula sa dugo ni sa pita ng laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi mula sa Diyos. At nagkatawang tao ang berbo at nakipamayan sa atin. At nakita ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang nababagay sa bugtong na anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Mga magulang ko po at mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Niluluwalhati ka namin, O Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat at matamang makinig sa homilya. Ave Maria Purissima. Sin pecado concebida. Ave Maria Purissima. Sin pecado concebida. Ave Maria Purissima. Sin pecado concebida. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, isang banal na pagbati sa ngalan ng Apostolic Catholic Church sa inyong lahat dito sa ating pambansang dambana ng ating mapaghimalang
ina ng mga Pilipino, ang mahal na ina poon bato at sa buong daigdig. Viva Señor Noemi! Viva! Parang mahina. Pakiulit nga. Wala sign up na. Viva Señor Noemi! Viva! Sabi ko ulitin. Kaya magandang gabi pong mali sa ating lahat. The greatest gift of God, of the Almighty and Loving Father, ay yung araw na ito, ang bugtong na anak ay nagkatawang tao at Pasko na ngayon. Isinilang para manahan sa bawat isa sa atin. Palapakan ulit natin ang Panginoon. Hindi na natin pakikialaman o panghihimasukan yung distansya ng langit at ng lupa. Kung may nabasa na kayo kung gaano kahaba ang pagitan ng langit at lupa na ating kinalalakyan, na ang mapagmahal na Ama ay ipinadala mula sa langit ang kanyang bugtong na anak purposely, simply to make fellowship with us. Makiisa sa atin. Ano ba ang problema ng tao? So, bawat tahanan, bawat komunidad, bawat lungsod, bawat bansa, ang buong daigdig ay may kanya-kanyang dinadala. Of course, huwag natin lalayo, personally, bawat isa sa atin ay mayroong dinadala. So, ano kaya ang pinakarurok na mabuting dahilan ng Diyos, bakit kinakailangan makipamayan siya sa lahat ng tao, sa bawat isa? Kinakailangan makita natin yung pinakahurot ng dahilan ng Ama kung bakit kailangan ang bugtong niyong anak nakatira sa langit ngunit pupunta sa lupa. Again, simply just to make fellowship with us. Alam din naman ng Ama na ang mundo, ang mga bansa, ang mga bayan, ang mga community, ang mga tahanan, ang bawat isa ay may kanya-kanyang kaguluhan sa buhay. Kung mahirap sukatin ang langit at o ang pagitan ng langit at ang lupa, parang tayo din sa ating totoong buhay, napakahirap din sukatin. Sabi na matatanda, ang mga tao sala sa lamig, sala sa init. Nakita nyo na lang kahit sa passion, ang buhok, itim, bakit gusto lagyan ng puti? Anong tawag doon? Highlights. Nakita mo, buhok pa lang, ang buhok, unat, bakit gustong ipakulot? O yung balat na nilikha ng Diyos, mga moreno ika, bakit gusto magpaputi? Yun naman mga maputi, bakit gusto naman magpaitim? Wala siyang mapaglagyan. Ang hirap-hirap is bilingin. Mga tao, mayroon na, ayaw pa rin huminto. Sige pa rin ang sige. Ano ba hinahanap niya sa buhay? Walang katapusan. Sabi ko nga noong Friday, doon sa ating Friday's Praise and Worship, mayroong nagdasal, sabi noong nagdasal, Lord, bigyan mo lang ako ng bahay sa Camellia Homes, masaya na ako. Talaga lang.
O binigyan nga na ang bahay sa Camellia Homes. Kala nyo, tapos na eh, no? Sabi nung may bahay na sa Camellia Homes, Lord, eh ang layo-layo pala ng bahay namin sa gate. Sana binigyan nyo ako ng kotse. Hirap-hirap ho maglakad. Lalo na pagka umuulan. O, di binigyan ni Lord ng kotse. Kala nyo, tapos na yan? Lord, ang hirap po. May bahay na nga ako, may kotse. Eh, wala naman pong pangkasolina. O, di binigyan naman ng pangkasolina. Kala nyo, tapos na yan? Lord, eh, meron nga ako pangkasolina. Eh, wala naman pong pang-maintenance. At saka pang toll gate. You see? Walang mapaglagyan. Walang katapusan. Walang contentment. Last Friday, sabi ko rin sa Friday's night of Friday's worship or praise and worship, lahat ng tao, ang gusto ng mga tao ay yumaman. Kayo ba, nagsimba kayo ngayon sa araw ng Pasko? Isa ba yan sa gusto nyong, o yan, isa ba yan sa hiniling ninyo? Lord, sana yumaman na po ako. Sinang gustong yumaman? Taas nga ng kamay, honest sa dulo, si brother, honest. Ayaw niyo magtaas? Ayaw niyo yumaman? Anong gusto niyo? Gusto niyo maging hampas lupa? O sinang gusto maging hampas lupa, maging yagit? Ah, wala rin. Tao ba kausap ko? Mga nagsisimba, via live streaming, the same question, sinang gustong yumaman? O last question, o si Mayor o nagtaas? Oh, nagtaas si Mayor. Mayor na yan. Gusto pa siyang, gusto pang yumaman. Oh, sinang gusto yumaman? Ayan, nagpakatotoo talaga sila. Lahat ng tao ay gustong yumaman. Pero na-imagine nyo ba ang epekto kung lahat ng tao ay mayaman? Ano ang mangyari sa mundo kung ngayong Pasko ng pagsilang ang ating sama-samang hihilingin ay, Mahal na Señor Noemi, payamanin mo ako. O ngayon, ito naman ang Señor Noemi. Sabi na Señor Noemi, Tuing! O yan, mayaman na kayo. O, sinang uutusan nyo ngayon mamaya mag-drive? Yung driver nyo, uutusan nyo mag-drive. Ano ka, siniswerte? Eh, mayaman ako. Sinang uutusan nyo ngayon na magluto sa kusina? Ano ka, hilo? Mayaman ako eh. Sinang uutusan nyo ngayon na magmanicure ng inyong mga kuko? Ano ka? Mayaman ako eh. Sino magbubuhat ng inyong mga bit-bit na daladala? Mayaman din yon. Lahat mayaman. Nakita niyo mga kapatid, walang selfie ang buhay, walang kulay, magiging black and white na TV. So ang Diyos is very fair, balanse, pantay. Kasi yung mga mahihirap, kung bakit mayroong mahirap, akala lang na mahirap, ang buhay mahirap ay sumpa. Akala rin ng mga mahihirap, yung buhay ng mayaman ay grasya. Parehas lang po yun. Ang totoo niyan, sa pagiging mahirap, mayroong saya. Eto si mahirap, lumapit sa isang mayaman ng hingi. O hindi pa nang hihingi. Sa kanyang kahirapan, dumating si mayaman, may dala-dala, siya ay binigyan. Ano ngayon ang magiging damdamin ng binigyan? Iiyak ba siya o sisigaw ng, Lord, 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 thank you, praise God, purihin ang Panginoon. Hindi ba may saya?
Yung nagbigay, may saya din yon. Pareha sila may saya, sapagkat ang pagbibigay ay masarap sa kalooban. Yung tumatanggap din ay masarap sa kalooban. So yung ikaw ay mahirap, kung mayaman ka na, ba't ka pabibigyan? Kaya ka bibigyan kasi ikaw ay wala. Kaya naman ikaw ay mayaman para ikaw ay magbigay. So di ba, napaka-balance ng Diyos na ito. Napaka-fair. So nang hindi maintindihan ng tao, bakit ang gulo-gulo nyo? Bakit ang gulo-gulo nila? Ano ba talaga ang nagpapagulo? Saan ba talaga nanggagaling ang kaguluhan? Kaya very clear ang ating gospel. Ang pagkakatawan tao ni Jesus ay liwanag sa buong mundo. Eh may problema ka pala eh. May dinadala ka pala. So kung ikaw o ang tao na may problema, gusto mo kantahin mo pa yung kanta ni Freddy Aguilar. Madilim ang iyong paligid. Madilim ang may problema eh. Ang may problema ay nakakadilim. Nakakalungkot. At yung mga tao na malulungkot, ang ginagawa ni Taning, palungkutin ka pa ng palungkutin para wag ka nang umalis. So pupunta ka na sa kwarto, nag-iisa ka na lang. Pag naandong ka sa iyong pag-iisa, wala ka makita liwanag kasi nga madilim. Ang susunod niyan, ipaparalyze ka na niyan. Hindi ka nagagalaw. Wala ka ng gana. Wala nang silbi ang buhay. Ang maririnig sa'yo, bakit ba ganitong buhay ko? Parang pinagkakaisahan ng mundo. Bakit? Ano kasi Superman? Ano kasi Daruna? So madilim. O kung sinasabi ng ating gospel, si Jesus ang liwanag. Eh ba't hindi ka lumapit sa liwanag? Ba't hindi ka magpaliwanag? At least alam natin, pagka ang kuryente niyo malapit ang maputol, magbayad ka sa Meralco, eh hindi naman napuputol ang liwanag ni Kristo. Hindi naman namamatay ang liwanag ng Diyos, eh ba't hindi ka lumapit sa Diyos? Yung mga tao na nagigipit, yung mga tao na nadidilimahan, nawawala ng pag-asa, wala silang ginagawa para mga Israelita. Sabi ng mga Israelita, ano bang mayroon dito sa aming bayan? Bakit itong bayan namin kaliit-liit? Pilit na, sinisira, kinukubkob, pinapatay, pinupuksa. Ano bang mayroon dito? Ba't ganitong ginagawa sa amin? Because the truth of the matter is, yan pala ang problema mo. Hindi si Taning ang makakatulong sa'yo. Lumapit ka sa Diyos. The more you come closer to God, ang paraan ng Diyos ay walang hanggan, hindi masusukat. Hindi ko nga alam kung nasukat ng langit o ang pagitan ng langit at lupa. Yan man ay napaka-hiwaga sa realidad ng ating buhay. Ngunit katotohanan na mula sa langit, si Jesus ay nagkatawan tao. Buti pa nga kayo, may pinanganak sa St. Luke's. Buti pa nga kayo, merong may kumadrona. Yung iba nga, niluwa na lang na mag-isa nila. Si Jesus, nakita niya kung paano isinilang. Mayroong isang kwento, tatlong puno. Sabi ng tatlong puno, ay ano ba gusto mo mangyari sa darating na future? Ah, sabi ka nun, kasi yung puno na yon pinutol ng lumber. Yung maglalumber. Pinutol. So bago sila naputol, ano ang plano mo sa buhay? Ah, sabi niya, ako gusto ko maging sasakyan ako ng isang pinakamataas na nilalang sa balat ng lupa. Wow! Puno to ha, nagsasalita.
Dahil ikaw naman, Ika. Ah, gusto ko, Ika. Dumating ang araw, ako ay maging isang lalagyan ng pinakamamahaling kayamanan na mayroon ang daigdig na ito. Ayun namang isa. Ah, kasi ikaw gusto ko yung dating ang araw, yung titingilain ako ng lahat ng nabubuhay sa daigdig na ito. Natupad kaya yung mga pangarap ng mga puno na yon? Eh, yung isang puno pala, nakuha ng isang maglililok. Tapos, yung maglililok, nililok yung gitna. Hindi niya alam kung bakit niya binubutasan yung gitna ng punong kahoy. Wala siyang maisip. Hindi siya dinatnan ng kahit na napakagandang sining o na tinatawag nating sculpture. Basta inuka lang. Mabuti lang, may nagtiyaga. Napunta doon sa Bethlehem. Lalagyan ng pagkain ng mga hayop. So tama yung puno. Masakyan ako ng pinaka mataas na nilalang sa balat ng lupa na ito sapagkat doon pala ihihimlay ang ating isinilang na Señor Noemi. Palapangan natin ang Panginoon. Kwento yan mga kapatid, pero honestly, pinag-uusapan natin, ano ba ang purpose ng Ama? Bakit pinadala niya ang kanyang bugtong na anak? So kung alam natin na tayo ay sala sa lamig, sala sa init, wala tayong mapaglagyan, walang contentment. So nagiging bunga, walang kapayapaan, walang pagkakaisa, walang pagbibigayan. Mabuti na lang nauso yung kanta. At magmula ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Eh, pero ang totoo niyan eh, pagdating sa pagbibigay, magsiserox na lang tayo. Mangongopya na lang tayo. Sino ang ating kukopyahin? Si Ama at si Jesus. Anong kukopya natin sa Ama at sa anak? Aba, yung Ama ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Aba, yung anak, napakapayak ng kanyang pagdating. Hindi siya nanghingi na para siya ipaglingkuran, isilang doon sa palasyo, isilang sa kung saan na may magagarang kalagayan. Sabsaban lang. Sabi ng ibang kwento, yung daw belo ng mahal ni ng birhen ang ginawang banig sa gitna ng napakaraming tinatawag na dayami. Siyempre, basa-basa pa yun ng pagkain ng hayop. Ano lang kukupyahin natin? Ang kukupyahin natin na ang Ama ay nagbibigay. Nang anak ay nagbibigay, silang author, silang founder ng pagbibigay. Na kung paano natin ito i-apply sa totoong buhay, paano man natin ibibigay ang ating sarili sa iba? Sa gawain niya? Saan bang gawain niya? Sa simbahan. Ang dami kayang kuripot. Ang ganda-ganda naman ng boses. Tapos doon lang kakanta sa CR. Anong kinakanta sa CR? La, 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 la. Ba't hindi mo dalhin yan doon sa choir? Bakit may pinagkakait yung maganda mong tinig? Bakit may pinagkakait ang iyong lakas? O, bakit kailangan lakas? Aba, magwawalis ka rito. Aba, maglilinis ka doon. Bahay mo to eh. Ito ang kaharian ng Diyos sa ating pagsasanay o pagtitraining para pag-uwi natin sa bahay, kung anong ginagawa natin sa simbahan, yun din ang gagawin natin sa ating mga tahanan. Yung ginagawa natin sa ating tahanan na galing sa simbahan, yun din ang gagawin natin sa ating mga pinapasukang hanap buhay o kaya eskwelahan. Ba't hindi ito maibigay? Ba't ayaw magbigay? Ay, kaya ang dami nilang gulo. Ang dami nilang gera sa mundo. Ang dami nilang digmaan. Ang dami nilang dramang bukid. Walang mapaglagyan. Walang kasiyahan.
ang Jesus na niloob ng Ama na maging liwanag ng sangkatauhan, simple lang ang hinihingi niya. Last night, as I was talking with some officers ng ating tripartite org, sabi ko sa kanila, pwede ba mag-ano tayo, mag-munito-munita, exchange gifts ba? Meron ba nagdala? Bakit sila nagdala? Yung nagdala, nangopya yon sa ama at sa anak. Yung hindi nagdala, bakit hindi nila alam? Okay lang, hindi alam. Pero doon sa may alam, ba't di kayo nagdala? Yan, kore. Sabi ko, mag-exchange gift tayo. Kayo mga nasa bahay, aralin nyo ang pagbibigay, mag-exchange gifts din kayo. Nanonood kayo sa ating online mass, kung anong ginagawa at sinasabi ng simbahan, can you do that as well? Practice tayo. Practice tayo sa ginagawa ng Diyos para aktwal nating maisabuhay sa ating sarili. Ay, may nagtanong sa akin, Papang, magkano po yung, ano ba tawag doon? Magkano ba ika ang laman ng munito-munita o exchange gift? Sabi ko, wala. Kasi ang Pasko, dapat maintindihan natin, ang kahulugan ng Pasko ay saya. Pakiulit nga. Saya. Ay, mahina. Saya. Mahina. Saya. Ayan, palakpakan natin ng Panginoon. Ang kahulugan ng Pasko ay saya. So, kung ikasasaya ng loob mo, meron ka palang refrigerator sa bahay na hindi ginagamit, masisira lang yan kasi hindi mo naman gamit, di ba? Kasi dami-dami mong rep. Kung ba't hindi mo i-gift wrap yan? Sigurado ako ang makakatanggap niyan, magsasaya. Di tinanspir mo ang saya mo sa kanila. Yan ang Pasko. Eh, yun nga lang. Eh, kung kaya mong gawin, sasabihin mo, ang mahal nito. So, hindi yan saya. Hindi yan Pasko. Ngayon, magbubukas ka kasi palitan daw. O, ang palitan, sabi ko nun, 500 pesos worth. Binubuksan mo pa lang. Eh, di naman ito mukhang 500 eh. Asa na saya dun? Di sa mama, panloob mo, nagkasala ka pa eh. Ayun, yung saya, yung ikaw ay magbibigay na walang kondisyon. Nakita nyo, mayroon ikang sunog, o mayroon ikang nabaha. Doon ika sa banda roon, may baha. Ang dami ikang walang maisuot. Tapos ngayon magbibigay, walang, sorry. Diyos ko po, Panginoon, pwede ba yan? Binahalangan yung tao, walang maisuot, tapos pagbukas, ang isusuot ay trahi ni Buddha. Ginamit niya sa kasal, sino magsusuot? O kaya naman, nakakalungkot, no? Ganda naman, may short. Tapos yung short, sira yung zipper. O kaya sira yung garter. Is that the essence, the sense of giving? Oh, mayroon ngang noodles. Expire naman. Hala. Oh, mayroon naman nagbibigay. Naku, kailangan i-announce mo sa pulpito. O kaya ipadyaryo. Thank you for the following, blah, blah, blah. Naku, nagkamali pang spelling. Nagagalit. Si Yahweh ba, nung binigay niya si Jesus, mayroon ba siyang terms and condition? Nung binigay ni Jesus, ni Yahweh, ang bugtong na anak, simple lang ang gusto ng Diyos. Ang daigdig ay sumaya. Kaya nakita nyo, ang Kristo o ang Jesus ay ipinanganak, wala siyang maraming audience. Ang mga nagsilbing marites ay yung mga pastol na napakapayak din ng isip at ng puso, ngunit punong-puno ng kagalakan sa loob. Na isinilang na ang manunubos, na isinilang na nakita na ang liwanag,
ang dilim ng mundong ito ay mapaparam na. Alam mo palang problema eh. Ano pa problema nyo? Wala po kasi kami pere. Ah, okay. So ano, sagot dyan. Di maghanap ka ng trabaho, yun ang liwanag. Tapos magre-reklamo ka sa Diyos, wala kayong pere. E di ba't di ka nagtatrabaho? Eh, di pa po kasi nag-a-apply. O di mag-apply ka? Ba't di ka nag-a-apply? Wala po kasi pamasahe. Ba't di ka maghanap ng pamasahe? Sabi ng nanay ko, yung Pacific Ocean na nalululod, nakakagawa ng remedyo. Ikaw pa na nasa ibabaw na lupang tuyo. Ang totoo niyan, mga kapatid, walang trabaho kasi tamad. Wala lang. Masarap matulog. Alam niyo ba yun? Ay, sabi ng nanay ko, yan tulog ng tulog, mga nagpa-practice na yan mamatay. Sige, masterin niyo yan. Matutuluyan kayo dyan. Amen? Huwag matulog ng matulog sapagkat kahit ang Diyos ay hindi natutulog. Nilikha pala tayo sa wangis niya. Kamukha pala tayo ng Diyos. Natutulog ba ang Diyos? Binigyan tayo nga. Ang ganda-ganda ng batas ng Diyos eh. Sabi ni Yahweh, sorry Bisaya. Sabi ni Yahweh, 6 days you shall labor, 1 day you shall rest. Very clear yan. 6 na araw ika, aba eh magpagod ka. Magbanat ka ng buto, 1 araw sa 1 linggo, magpahinga ka. Amen? Eh, pagka ang buhay natin, hindi natin naiintindihan. Kahit ilang Pasko ang dumating. Oh, 2022 na ngayon eh. Oh, ibig sabihin, 2022 years nang nagpasko, ito pa rin ang problema ng daigdig. Anong problema ng daigdig? Madilim ang iyong paligid. Oh, sabi ng gospel, si Kristo ang liwanag. Pwede magpaliwanag tayo kay Kristo. Ano bang tanda na tayo ay nasa liwanag? Ayun, magandang tanong. Ano bang tanda na tayo ay nasa liwanag? Number one, dapat kung nasa liwanag ka, dapat masaya ka. Ayun. Tingnan mo nga, masaya ba kayo? Naku, hindi masaya. Naku, malayo liwanag dyan. Ang mangyayari dyan, liwanag kandel. Dapat daw nasa liwanag tayo, at kung tayo nasa liwanag, ang ebidensya, tayo ay masaya. So, bawa lang, malungkot. Pag masaya ang tao, nakakapag-isip ng mabuti. Kapag masaya ang tao, ang imposible ay nagiging posible. Kapag masaya ang tao, nakakapanghawa siya ng iba. Kasi pangit yung ikaw lang ang masaya. Tapos yung kapitbahay mo, yung asawa mo, yung kapatid mo, yung anak mo, malungkot. Kakainin ka rin nila. Kaya dapat kung masaya ka, pasayahin mo rin silang lahat. Para lang sa gayon, o di wala kayong problema, masaya kayong lahat, pati ang street ng inyong barangay, pwede niyong papalitan, masaya street. Pag marami na kayong nahawa, pwede niyong papalitan ang inyong community, pamayayan ng mga masaya. O kaya naman ang inyong lunsod, masayang lunsod, bansang masaya. Hindi na didiskobre ang bagay na ito sapagkat mas pinipili ng tao ang dilim. Mas lumalayo ang tao sa Diyos. Ang nangyayari, pagkagipit na gipit na, doon na lang sila lalapit sa Diyos. Buti na lang sumalangit daw ang kaluluwa ni Rico Puno. Kasi kung andito siya nagsimba, baka kumanta yon. Kakantahin niya, panakibutas na lamang ang Diyos. Amen? Simple lang ang buhay, mga kapatid. At ngayong Pasko, paano niyo ba makikita ang liwanag para kayo ay maging masaya? Una sa lahat,
eh di mag-imbento kayo ng daan. Baka yung daan sinara. Baka yung mga daan nilagyan ng harang. Hapisin yung harang. Linisin nyo ang daan. Ano ba yung mga umahadlang sa daan? Ayan, yung mga hindi nagkakaisa. Ayaw makipagkaisa. O di alisin nyo yun. Kumbaga sa alulod, eh kaya nagbabaha yung kisame. Eh kasi may bara. Di alisin nyo yung bara. Huwag nyo nang ihanapin kung sino mag-aalis niyan. Ikaw ang nakakita, di gumawa ka. Pag nakita ng iba, di sasaya din sila. Praise God, hallelujah. Buti na lang, eh, inalis niya. Ngayon, hanggat hindi mo inaalis, lahat kayo apektado kasi mababasa kayo lahat. Ikalawa, masisira ang kisame nyo. Apektado pa rin kayo. Papalitan na naman, pera na naman. So walang katapusan. Hanapin ang liwanag na nagtatapos ng isang mabuting solusyon. At para makita mang liwanag, hindi din liwanag lang na nakikita natin sa kandila. Hindi ba sabi sa gospel, at ang berbo o at ang salita ay nagkatawan tao. Ang salita ay Diyos. Ang dami-dami sinasabi ni Jesus. Di pakinggan niyo ang sinasabi. Gawin niyo sinasabi ni Jesus. Pagka sinunod ninyo, may mapapala kayo. Pag lumayo kayo, o di wala. At isa pang wala. Amen? Tuwing tayo ay nagsisimba, tuwing tayo ay nagbabahabahaginan, ang pinaghati-hatian natin o pinagsasama-samaan nating pagsaluhan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos, dito tayo napapanuto. Bawal pala yan eh, ba't mo ginagawa? Ay wala po kasi nakakakita. Ah, ganun. Kasi wala nakakita, kaya gagawin mo. Dapat, may camera o wala, alam mong mali, alam mong hindi maganda, huwag mong gagawin. Yun ang salita na isa buhay mo, bawal daw eh, o di bawal. Amen? Kasi susunod naman ang Pasko, magre-report ka na naman kay Señor Noemi. Anong i-report mo? Hihingi ka na naman. Ano na naman ang hihingin mo? Tularan natin mga kapatid, yung kwento ng isang matalinong tao. Sabi ng isang matalinong tao, Lord, if you can only give me a very strong power, and I will change this world. Alam nyo, nagdadasal itong mama, bata pa siya. Sabi ng Diyos, yan na, may power ka na. Oh, lahat, ginawa niya na. Hindi naman nagbabago ang mundo eh. Lalo lang lumalala. So sa katanghali, ang tapat ng kanyang edad, nag-isip-isip, matalino nga eh. Sabi niya, Lord, I think there is something wrong with my prayer. Can I change my prayer? So I can also change my request. So ang panalangin ng mama, Lord, I cannot change the world. But if you can give me a strong power, and I will change my country. Ganda na. Eh, pero sa katanghali ang tapat ng edad niya, malapit na siyang lumubog. Takip silim na. Dapit hapo na. Hindi pa rin niya mabago ang bansa na tinutukoy niya. And then sabi ng mama, mali talaga. Hindi talaga tama. I think this is the most beautiful prayer that I can ask of him. Sabi niya, Lord, if you can give me a strong power that I can do something. Sabi niya, can you give me a power to change myself? Palapakan nga natin ang Panginoon. Kasi ang totoo niyan mga kapatid, wala pang isinilang at walang isisilang
na pwedeng baguhin ang sarili niya. Lalo naman ang sarili ng iba. Only God can do it. Only in His grace, of His grace, by His grace, from His grace, that we can change ourselves. Kaya kahit hindi Pasko, kung mayroon tayong ganyang sa ating isip at puso, ang ating buong pagkatao ay laging magiging isang new creation of God. Minsan lang ang Diyos naglikha ng talakitok. Hindi niya nauulitin niya na every week maglilikha siya ng dilis, ng danggit. Dapat maging procreator na rin ang bawat isa. Amen? Nakita niyo yung nyog? O nakatayo sa tabi ng dalampasigan sa Samar? Tapos nahulog, batuhan. Sabi ng nyog, okay lang. Wala naman problema kung mahuhulog ko sa mga matutulis na bato. Praise God! Pinupuri niyang nyog ang Diyos. Bakit? Nilikha niya ako na may makapal na bunot para hindi ako mabasag. Galing ng Diyos na. Biglang nag-high tide, hinigop ng dagat, dinala sa Pacific Ocean, sabi ng nyog, ha, okay lang. Masaya po siya eh. Ba't siya nagsasaya? Boy, inilikha ako ng Diyos. Kahit saan ako pumunta, mayroon akong baong tubig. Amen? Nakarating ng Australia, tama-tama, patubo na siya. Kaya huwag kayong magtataka kung sa Australia ay mayroong nyug. Galing yung sa Samar. Palakpan natin ang Panginoon. Get ya? Our life is very simple. Don't complicate. Ang Diyos hindi nawawala. Huwag niyo siyang hanapin doon sa Tacloban, sa Monumento, sa Valenzuela. Nasa sayo. Hindi mo siya kailangan hanapin doon sa may puno ng saging na nag-iilaw-ilaw. Sabi ng Gospel, makikipanahan siya sa bawat isa sa atin. So if God is in you, di dapat magmukha kang Diyos. Tao ka na nilikha niya, sabi ng Diyos, o titira ako sa iyo, di magmukha kang tirahan niya, kamukha mo siya. Amen? At ang araw-araw mo ay magiging isang mundo na kung anong gusto mo, yun ang gagawin ng Diyos para sa iyo. Dahil ang iisipin mo, ikababanal mo, ikagaganda ng buhay mo, sasabihin ng Diyos, sasamahan kita. I will make it real. Sabi ng malaking ko, kahit maglupasay ka, kung ang hinihingi mo ay pagkakasala mo, hindi ko yan ibibigay. So ang Pasko mga kapatid ay simple lang, I want you home tonight na dapat may saya sa loob. Lagay niyo sa isip niyo yung saya. Mag-imbento kayo ng mga saya para hindi kayo kainin ng lungkot. Yung lungkot na sumisira ng buhay, ang liwanag na nagpapaganda ng buhay, gawin niyong Pasko ang buhay at ang bahay ninyo everyday mula ngayon. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Viva Señor Noemi! Viva! Magsitayin na po ang lahat at atin pong awitin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa iisang Diyos.
ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, iwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Iniyanak, hindi nilikha, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Nasa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat, na dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanao buhat sa langit. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariyang Berhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa ating nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Ama. May kapag. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay na ang kaharian niya'y walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggaling sa Ama na sinasamba at niluluwalhati kasama ng Ama ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang simbahang banal, Katolika at Apostolika, at sa isang biniyag ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at inihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay. At ang buhay na walang hanggan.
kapatid, sa banal na panahong ito ng Pasko, ng pagsilang ng ating mahal na Señor Noemi, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit. Ipinahayag niya ang kanyang kagandahan loob para sa ating mga tao. Yamang isinugo sa atin ang kanyang anak na Panginoon nating Heso Kristo. Amang Diyos, na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos, na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Para sa Santa Iglesia, ang Apostolic Catholic Church, upang igawad sa kanya ng Diyos ang mga bunga ng kapanganakan ng mananakop na sa kasalukuyan ay pinagdiriwang ng buong galak. Amang Diyos, na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos, na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kaisa ng kanyang ikalawang Pangulo, si Sara Duterte, pagkalooban niyo sana sila ng mabuting kalusugan lagi. Ingatan at patubayan sa tuwi-tuwi na sampo ng kanilang pamunuan at nakaagapay sa paglilingkod sa bayan. Amang Diyos, na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos, na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan, ang mga nasa banig ng karamdaman, mga walang hanap buhay at pinagkakakitaan, mga walang masulingan at mapagpahingahan, silang mga naglalakbay kasama ng ating mga kapatid sa ating online mass na araw-araw ay dumudulog para sa kagalingan at kalutasan ng kanilang mga kahilingan. Amang Diyos, na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos, sa bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga tapat sa iyo, Panginoon, na namayapa na at sa amin ay nauna ng lumisan sa daigdig na ito. Naway, yakapin mo sila kasama ng mga banal sa langit at mapasakapiling kay Kristo na sa amin ay nangako ng buhay na walang hanggan. Amang Diyos, na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos, na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ipagkaloob mo, Ama, na mga lingkod mo na nagdiriwang sa kapanganakan ng iyong anak ay masilang muli nakasama niya na naghatid ng bagong buhay sa sandaigdigan si Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. At sa papuri ni Ina, sama-sama nating usalin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo na po ang lahat at darako na po tayo sa pag-aalay. Napakapalang
kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inalay sa iyo na galing sa lupa at bunga ng aming paggawa upang maging tinapay na magdudulod sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ipagdangal ng Diyos ngayon at magpakailanman. Purihin ka, O Panginoong Diyos, ng lahat ng tinapay. Sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao upang maging inumin ng aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos ngayon at magpakailanman. Pag-iensenso. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating ikagagaling at ng buo niyang simbang banal. Naway maging marapat sa iyo, Panginoon, ang inihahandog sa Paskong ito. Maglubag sana ang iyong kalooban at tanggapin kami upang lubusan kami makapaglingkod sa iyo. Alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay ating pasalamatan. Tunay ngang marapat at patuwid, angkop at nakagagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Nung magkatawan tao siya at magpakababa, tinupad niya ang itinakda mo noong una at binuksan sa amin ang daan ng kaligtasan. Ngayon ay naghihintay kami at umaasa na makakamtan ang kaligtasang ipinangako pagdating na muli ni Kristo ang aming Panginoon na puspos ng kaluwalhatian. Kaya kasama ng makapal na mga anghel sa kalangitan, pinagbubunyay naming walang humpay ang iyong kaluwalhatian. Banal at karapat dapat purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng anak mo
si Jesucristo ang Panginoon namin. At sa kapangyarihan ng malalim kong ang Diyos Espiritu Santo, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag mo sa iyong bayan upang sa buong maghapon at magdamag ay maialay sa iyong pangalan ang isang malinis na handog. Kaya hinihiling naming Ama, nabasbasan mo ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yayamang nakalaan sa iyo, pamaging katawan at dugo ng anak mong si Jesucristo ang Panginoon namin na siyang nag-utos upang idaos namin ang banal na Eukaristiyang ito. Noong gaming pinagkanunusya, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Pinaghati-hati ngayon at ipinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli siya nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Ibinigay iyon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon kong Jesucristo, ikaw ang aming buhay, ilaw at kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo at sakramento ng ating pananampalataya. Bilang pagunita sa nakaliligtas na kamatayan ng iyong anak, sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay at pagakyat sa langit, samantalang iniintay namin ang kanyang maligayang pagbabalik, inialay namin sa iyo sa pasasalamat na ito ang sakripisyong buhay at banal. Tunghayan mo sana mga alay ng iyong apostolik at katolikang simbahan at kilalanin ang handog na namatay upang maglubag ang iyong kalooban. Ipagkaloob mo na kaming makikinabang ng katawan at dugo ng iyong anak ay mapuspos ng mahal na inkong ang Diyos Espiritu Santo at magkaisa ng katawan at diwa kay Kristo. Kami sana'y gawin niyang handog sa habang panahon upang mabahagina ng pamana ng mga hirang. Kasama ni Santa Maria, Birheng Ina ng Diyos, kasama ni San Juan Bautista, ng mga apostol at mga martir, at ng lahat ng mga anghel at mga banal, lalong-lalo na ng mga tatak ng bawat isa sa amin ay iyong hinirang, iyayamang nananalig kaming lagi sa kanilang panalangin at tulong. Hinihiling namin, Panginoon, ang handog ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magdulot sana ng kapayapa at kaligtasan sa buong sandaigdigan. Patagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, lalong-lalo ng simbahang itinatag ng mahal na ingkong, ang Apostolic Catholic Church, na kaisa at hindi hiwalay sa iisa, banal, apostolika at katolikang simbahang na tinatag ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Pagpalaim at gabayan ng ibang lingkod ang aming patriarka na si Juan Almario,
ang aming Arsobispo Chancellor Juan Norman, kaming mga Arsobispo, mga Obispo, mga Katuwang, mga Kaparian, Diakono-Diakonesa, mga Madre at Nobisyada, at ang lahat ng kasapi ng banal na kongregasyon at order, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit, ang Order of the Missionaries of John Florentine, at ang Congregation of St. Maria Virginia. Higit sa lahat, sinasamo namin na kami patuloy na ipamagitan at ipanalangin ng iyong mga banal na lingkod, ang aming iginagalang at pinakamamahal na matriarka at ina, si Santa Maria Virginia, gayon din ang aming unang patriarka na si San Juan Florentino, ngayon at sa darating pang panahon. Isinasamo rin namin pagpalain at gabayan ang iyong malalaki at tapat na mga patriarka sa buong mundo, kasama ang ecumenical na patriarka ng Constantinople, ang patriarka ng Roma ng Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Moscow, Greece at Pilipinas na si Juan Almario, kasama rin ang mga tunay kahit na maliliit na patriarka o ama ng iba't ibang banal na may makapostolikang tradisyon. Ipagkaloob mo, Ama, ang hinihiling ng angkang ito na tinipon mo sa iyong mahal na harapan, lalo't ang mga sponsors ng misang ito. Kupkupin mo ng buong awa ang lahat mong mga anak at mga mahal namin sa buhay saan man sila naroroon, ang aming mga kapatid na yumao at lahat ng namatay sa iyong grasya. Lalong-lalo na mga bagong miyembro na itatala ngayon sa Lord Have Mercy at Cheerful Giver Apostolate at ang lahat ng nakatala na rito na sa lahat ng misa ay panghabang panahon naming ipinapanalangin ay malugod mo sanang tanggapin sa iyong kaharian. Nananalig kaming magtatamasa ng sama-sama ng iyong walang hanggang kaluwalhatian. At kami, iyong mga relosyon lingkod, hindi mang karapat dapat ay nagtitiwala sa iyo. Lobin mong kami ay makasama ng iyong mga banal at pinagpala mga apostol at martir na sina San Pedro, San Pablo, San Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago Dos, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Gayun din sina San Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Lorenzo, Esteban, Machas, Crisostomo, Basilio at Cirilo at Juan Florentino. Kasama rin sina Santa Maria Virgen, Antiochos, ang ina ng Diyos, gayon din sina Santa Felicidad, Perpetua, Agata, Agnes, Lucia, Cecilia, Anastasia, Maria Virginia at lahat ng mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan na kadalasan ay salat, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan at pagpapatawad sa aming mga kalabisan. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon na pinagbubuhatan ng lahat ng biyaya. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya. O Diyos, Amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at pinagdarangal, kaysa ng mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Pungkusan natin yung awitin, ang panalangin itinuro sa atin
ni Kristo ng ating Panginoon. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay pinagkakalob ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pag-ibig, pagsasakripisyo at pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng mahal na inkong ang Diyos Espiritu Santo, nabubuhay ka at naghahari, magpasa, walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bilang bayan ng Diyos at ngayong araw ng Pasko, kasama ng ating mga kapatid sa online mass, magbigayan tayo ng kapayapaan para sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kapatid, narito si Kristo, ang liwanag, ang buhay, ang Pasko, siyang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang tumanggap sa kanyang
kabanal panalang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pagsangganan tayo ng katawan ng Panginoon para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipagsangganan nawa tayo ng dugo ng Panginoon hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. At inapundasalin ng panalangin bago igawad ang pangkalahatang pagpapatawad. Tayo pong lahat, ikinalulungkot ko o Diyos ko at pinagsisihan ng buo kong puso ang mga pagkakasalang nagawa ko laban sa iyo, sa aking kapwa at sa aking sarili. Nagsisisi ako dahil sa naging marapat akong maparusan sa impyerno at mawalay sa langit. Subalit higit sa lahat ay nagsisisi ako sapagkat ako'y nagkasala sa iyo, Panginoon, Diyos na napakabuti at maawain at karapat-dapat na mahalin, at pinagtitikahan kong hindi na muling magkakasala at lalayuan ko na ang lahat ng pagkakataon na magtutulak sa akin sa kasalanan. Mahabag ka po sa akin, O Jesus ko. O Diyos, Ama ng Awa, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo, pinag-isa mo ang mundo sa Kanya at sinugo mo ang mahal na hingkong ang Diyos Espiritu Santo sa aming lahat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ng misteryo at sakramento ng simbahan, nawa Panginoon, patawarin mo at bigyan mo kami ng kapayapaan. At ako bilang Patriarka ng Apostolic Catholic Church, ay pinapatawad ko ang inyong mga kasalanan sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Upang ang ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan, lalo-lalo na yung mga nasa paggamutan o ospital, saan man dako, saan mang bansa, kasama natin sila sa misang ito. Samahan natin ngayon sila sa kanilang panalangin, komunyong espiritual. O Jesus na aming Panginoon na nasa banal na tinapay at alak, kami ay dumudulog sa banal mong komunyon. Mula sa piging na iyong pinabanal, sa dambana na iyong minarapat, kami at ang aming mag-anak ay buong pusong nananalig sa iyo, lalo't winika mong ikaw ay naparito upang kami ay bigyan mo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Wala man kami sa iyong altar, presensya mo'y pabalungin sa aming kaluluwa gamit itong aming komunyong espiritual. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay patuloy na mabuo sa gitna ng pangamba at takot, sa karamdamang walang lunas at sa kamatayan tiyak, kung paano pa naming nais na ikaw ay paglingkuran ng lalo sa lahat. Punuan mo kami sa aming mga pagkukulang, turuan mo kami sa aming mga pagkakamali, sa aming kalabisan, panatagin mo kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, itong banal na komunyong espiritual na aming tatanggapin mula sa iyong piging ng minarapat mong paring lingkod, bagamat wala kami sa iyong altar, ay magsilbi sana itong baluti sa aming katawang lupa at buhay espiritual. O Jesus na aming tagapagligtas, lingapin mo kami at ipagtanggol sa tiyak na kapahamakan. Kami ay dumudulog sa iyo. Amen. Para sa ating mga kapatid na nasa online mass, narito, katawan at dugo ni Kristo. Amen. Amen.
misang ito ay alay panalangin pasasalamat ni Deacon Ezekiel and the Tuason family, kay din ni Apo Hilia and Iyas Awe and Eloisa, as well as ni Grisha and Ann. Inialay din sa misang ito ang mga panalangin from Anonymous and Family. Also, ni Serapin or ni Salvation. At hindi ni As, Alexandra, ni Apo Lawrence, Apo George, ni Apo Rena, and for the speedy recovery of Ruth Tichoro. Panalangin pa rin at pasasalamat ni Francis Carl at ni Gerald Tony, ni James Ezekiel at ni Francis Clint, and din ni Carlo, ni Has Michelle and Vivencio, ni Maria Elena Lozada and Maria Teresa Bulante, and din ni Annalisa Rakan, ni Angelito, John, Michael Gotok and family, ni Kate Abercario family, ni Garabin John Paul Gatos and family, ni Angelito John Michael at ni Apo Eloisa de Alexandria and family. Patuloy na inialay sa misang ito ang mga panalangin ni Apo Bermina and family, Apo Victoria and Jaconesa Elisa, ni Rigon Damian and Jerome Luwalade, ni Deacon Filimon and family, ni Maria Eloisa and Apo Siriana, ni Benedict Luwalhati at Clarice Luwalhati and family. Alay pa rin, pasasalamat at mga panalangin ng Pamon Abseti family, kay din for successful bar exam this coming November 9 and 13 ni Ael Carissa Abseti. Also for the continuous employment of Hazel Joy at for the success of Shannon and Boarding House. Pasasalamat pa rin na Incarnation Cruz family, ni Third Order Vivian and Apo Miriam, ni Apo Irene and Apo Basilio di Thessalonica and family, for the big success of Apo Irene di Thessalonica, Ochar Plastic Plus and Company, for the good health and protection of Galigao and Lee family, kundi ni Angelina Galigao. At pasasalamat nga po Fortunata, Apo Minandra and Christina, ni Apo Elena and Clarice Angela, also ni Apo Fortuna and Bachelan Irene, ni Apo Sosima and Bondalian family, ni Deacon Mario at Diaconessa Paola and family. Patuloy na inialay sa misang ito ang mga panalangin, especially for the good health, protection, and personal intention, or for the personal intention of Bishop Owen Norman, Nanay Bangilina, and Tatay Benito, ng Radinho family ng Pasig City, ni Third Order Beatriz Katunggal ng Canada, ni Apo Irene Angie Galigao din family ng Valenzuela, ni Apo Cesar, Apo Adora and Galindo family, ni Apo Cornelia Indira, Apo Bauson and Antonio family ng Canada, ni Apo Wilfreda, ni Venos, ni Apo Elvidio and Skizzy, Ayabyab and the Baron family ng Canada, ni Apo Crisanto, Apo Carlota and Bandong and Garay family ng Pangasinan, ni Apo Jovita Maricar Villanueva ng Canada,
ni Mark Aldrin sa blood and family ng Dali City. Ni Apo Catalina, Wendy Rose Rosales and family, ni Jeffrey and the Reedy family, na po Celia Alba Aquino and family, na po Emelia, Mr. and Mrs. Noel de Guzman and family, na po Espera and Scarlett and Santiago family, na po Maria Elizabeth and Siton and family ng Italy, kaya din Evedor, Orbigoso, Mario and Van and Era family, na po Arnaldo and Ferrer Saliowa and Thomas or Thomas family, for the good health of Angelita Stephanie De Leon, ni Angelita Samantha Faye, and Angelito Siron Frey Luwalhati Trinidad. Gloria, Gloria,
Siluhod, kalalawa ni Kristo. Pabanalin mo po kami. Katawan ni Kristo. Iligtas mo po kami. Dugo ni Kristo. Pagindapatin mo po kami. Tubig buhat sa tagiliran ni Kristo. Hugasan mo po kami. Pagdurusa ni Kristo. Palakasin mo po kami. O mabuting Jesus. Dinggin mo po kami. Sa loob ng iyong mga sugat. Itago mo po kami. Huwag mong ipahintulot. Na kami mawalay sa iyo. Sa masamang kaway. Kami ipagtanggol mo. Akitin mo kami sa iyo. Upang kasama ng iyong mga banal ay ipagbunyi ka namin. Magpasa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanang sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Luwalhati sa Diyos Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanang sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Luwalhati sa Diyos Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanang sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, one of our ways to say thank you sa ating mahal na Señor Noemi. Please be seated. Yung sama-sama nating paghahandog sa isang makataong paraan, sama-sama nating ialay ang isang maliit na cake. Ngayong pinararangal natin ang mahal na Señor Noemi. The last song you sing. Kaalinsabay ng ating pag-aalay, sama natin sa gaganamit ating panalangin. Kahapon ay birthday po ng ating Chancellor, ang ating buting Senior Bishop Juan Norman, na sama-sama natin babatiin later today ng isang masigabong pagbati ng kaarawan.
Pwede bang magsitayo uli kayo? At habang narinig natin yung kanta, ngayon ay araw ng Pasko. Can you bow down your heads? And in the presence of our dearly Señor Noemi. Ang sabi ko, hinaan nyo lang ang kanta nyo. Habang ang bayan ay nag-aalay ng panalangin, sama-sama nating ihandog ang inyong mga kahilingan. Señor Noemi, ano ba yung dinadala nyo sa buhay nyo? Ano ba yung nararanasan nyo? Ano ba ang mga karamdaman na mayroon kayo? Ialay natin sa batang si Jesus. Sampo ng ating paghingi ng kapatawaran sa mga nagawa nating kasalanan, sa mga pagkakamali natin. Sa katahimikan ng unang gabi ng Pasko, na nagdiwang ang mga anghel sa harap ng mga pastol, ihandog din natin ang mga nagawa natin pagkakamali, mga kalabisan. At sa lahat ng ito, pasalamatan natin siya na siya'y nagkatawang tao para tayo ay sagipin, di lamang sa material na bagay, kundi sa ating mga espiritual na pangangailangan araw-araw. Lalahanin nyo yung mga nasa bahay na naiwanan nyo, nanay at tatay nyo na wala rito, mga kapatid, mga anak, na alam nyong nais nyong ipahipo ang puso at isip nila sa Diyos. Mga kaibigan, mga kamag-anak, na pinapanalangin ninyo na sana gawing Pamasko ng Diyos ni Señor Noemi ang lahat ng inyong mga minimiti. At isama ninyo sa inyong sama-samang panalangin ang dinadala ng simbahan, lalo-lalo na ang ating sama-samang hinihingi kay Señor Noemi na i-bless niya ang EDSA. Para sa atin, thank you.
anghelito o anghelita. Sa ating pangwakas na panalangin. Manalangin tayo. O mawaing Diyos, ang isinilang na mananakop ng sandaigdigan ay nagbigay sa amin ng buhay o ng buhay ng Diyos. Loobin mong makamit namin sa pamamagitan niya ang buhay na walang hanggan sa kabila, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo niyo rin. At sumainyo ang pagpapala na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagpaparangal sa Pasko ni Señor Noemi, mamaya po, yung uuwi, malungkot. Ganoon po tayo, munting salo-salo at may mga magiging blessed na uuwi sapagkat meron pong inihanda ang ating dambana na mga regalo para sa inyo. Salamat sa Diyos! Sing happy birthday to Archbishop Juan Norman.
Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Merry Christmas to one and all. God bless us more.